pan kita, o, edi nakikita mo yung ginagawa mo. Oo. Ayan, so ginabi na po ako guys sa pagbalik kay Ate Marie. Tingnan ko po kung nandito siya. Masyadong madilim. Virgie, ano kinakain mo? Wala ba si Ate? Ate Marie! Te, ginabi ko! O, oh, Eri, pagkain mo. Ginabi ka. Oo nga, wala kang ilaw dyan, ang dilim. Ang ba ginagawa mo? Hmm? Hindi mo, yan, yan. O, oh, Eri, gamot mo, o. Oh. Tabi mo to sa bulsa mo para pagkain mo mamaya. Ano yan? Kainin mo na yung paradus-dos kasi may gatae yan. Oo, baka mapanis, tsaka sotanghon. May kanin din dyan. Naglilinis ka. Oo, para di oo. Sinong dalawa? Ay, tatabi mo sa ba sa loob ng banyo. Hindi na ba bumabaha doon? Sa loob? Oo. Eh ano yung bota mo yan ah, yung boots. Oo, baka mawala ano. Tama. Nakaraan ko sa kanila mga mapapatid sila ako tapos babalik na. Ah, pupunta ka sa palengke ngayon. Ginabi ko kasi wala akong masakyan eh. Alang, motor. Ha? Magaling ka mong gumabi. Oo nga, ang bilis ng oras eh. O, de, buti pala, med. Buti pala, nailawan kita. O, de, nakikita mo yung ginagawa mo. Pagdating mo, aga pa. Oo. Eh, kung walang ilaw, de, di mo makita yung ginagawa mo. Masinop ka ate ah. Pagka malinis na, pagka malinis na sa lagayan niya. Mm-mm. Yes, tama. Pag nalakad ka man, presko sa kapit. Oo. Hindi, ayan naman. Bubuhol mo na. Buti nga, walang kumukuha ang mga bata dyan. Oo. Hindi na sinasabi ko nga sa napangasawa ko kahit malambalit na bahay-bahayan, hindi na gumawa. May gamit eh. Saan nilalagay gamit? Sa kapit-bahay. Eh, di sa amin. Meron kang bahay-bahayan doon. Papagawa kita. Eh, paano po na? Paano pagkakailangan mong gamit eh? Hindi. Malaki bahay ko, ate. Mansyon. Bahay-store ko kasi doon. Malaki bahay ko. May bukod kang bahay doon. Papagawa kita. O, ayan. Lagay mo na dyan. Sumbang tumira sa mansyon. Yung mansyon ko. Mansyon ng duwende. Maliit. Kaya kasama ko pinagagawa ka ng malaking bahay ng duwende, no? Oo nga eh. Pwede ka mag-wish ano sa duwending mabait, no? Mag-anap ka ng duwending mabait tapos mag-wish ka. Mag-wish ka ng ano. Tiyagulong ko rin ito. Ha, 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 ha,
masarap yan ako. Nagahanap buhay mga marahil, nagahanap buhay ka. Oo. Merienda yun doon sa tsahin ko, yung para dos-dos. Oh, bilo-bilo, tsaka yung sotanghon. Sabi ko, bibigay ko na lang kay Ate Marie. Oo nga eh. Ano na eh, oh, alas 6 na. Ang bilis dumilim, no? Alas 6 lang, madilim na. Samantalon dati eh. Makakalong ba sa opisina? Oo. Ayan. Ilawan kita habang kumakain ka para makakain ka mabuti. Wag muna para kasi may tao pa. Para mamaya ka na kumain. Meron akong sotanghon ba? Sotanghon? Oo, sotanghon. Ay, sotanghon daw eh, sotanghon. Sotanghon at saka ginataan. Oo. Oo, mamaya ka na, mamaya ka na kumain. At saka ang ulam eh, ano? Salmon. Salmon, ako nakasarap naman ito. Oo. May salmon. Mamaya na! Mamaya na, mayinit na si Mura mo. Eh, umiyak ka na daw kakain. Oo, umiyak ka na daw kakain. Ay, karami namang Oliver na pangalan, ano. Ito ako sinasabi ko nga sa mga kapilanak mo. Oo. Ay, kung malaro, bukotong si Oliver, yung baka mamaya, yung mga pinsan. Sino ba si Oliver? Yung mayaman sa bigas sa palengke. Si Rivera? Mamaya, mga pinsan na makakamukha nun. Oo. Eh, sabi ko, kailangan ka na lang sa kanila. Baka mamaya yung magpipinsan. Mm-mm. Magpipinsan na magkamuka. Ah, ganun ba? Bigasan nila lahat. Siyempre, magpipinsan nila magkamuka. Oo. Eh, di pag ganyan natin, anong oras ka natutulog sa gabi? Eh, pagka press ko, katawan ko, tsaka paliisip ko, nakakatulog agad ako. Sa loob. May aircon ka, no? Parang may aircon ako, wala naman tao, no? Oo. Ayaw, maaga ako nakakatulog yan. Pagka minsan para akong napapasok sa ganito, papakit ako ng alcohol. Oo. Sa ganito. Kasi mainit, nainitan ka, maninsangan, ano? Maninsangan naman siya minsan. Oo. Yung isang alcohol kong ganyan, tinitipid ko yun. Kasi titmura ka pinakarap. Ah. Sa pagkain ko naman, kumain din iniskat ko kasi yung sa ganun ba natin sa init, parang magaling siya. Kaya nakaiskat naman yun. Hintayin ko muna, mamaya may tao ba? Kaya siguro kumagaling ng tao. Oo. Pag nagutom ka, tsaka mo kakainin. Pag nararamdaman mo, kumukulo na yung tiyan mo. Oh, kumain ka na. Yung kanin mo talaga na, bibili ko ng Oo. Pagkatapos, at saka ko ipahalo. Nagalagalang mo. Tapos, ganun ang ginagawa ko. Oo, yung bigas namin maitim eh. Parang tutong. Maitim. Ganun ang ginagawa ko. Kaya sabi ko sa taong nakakapansin sa akin, ay minsan kumakain ako, masumit ako. Eh, masanay na sila sa akin kung kumakain ako, masumit kasi minsan na may tao na. Kapulan niyan yung tao ba, may ilalagay sa paa ko. Oo. Bubula-bula. Ewan ko kung ano yung bubula ko na ginang mo sa paa ko na mainit na bubula. Parang sabon. Ano yung pampalinis ang sugat yun ate? Eh kaya agwa oksinada yun. Eh kung hindi hiyang ang balat mo, de, magkakarasis ka, di ba? Hindi, pampatuyo yun ang balat, pampapatay yun ang mga bulati na gumagapang sa ano mo. Kaya nga ako minsan masumit. Mm-mm. Mga gamu-gamong dala. Oo. Minsan may dala siyang ano, minsan may dala siyang holy water. Oh. Holy water pala yun. Ano ginagawa sa holy water? Holy water, ginilagay niya sa plaza, ginaganoon niya, sinasalin niya sa plak. Diba ito, plastic, nalagyan ng holy water, plastic. Oo. Uh-huh. Tapos may plastic siya na ganon. Isa sa, plastic ka ganito, sinasalin niya, yung holy water, sasali niyang gano'n. Oo. Ano? Sasali
Ba't yung sinasalin? Holy water, Ba't niya pinaglalaroan holy water? Yung holy water ginagamit din sa misa. Tinitingnan niya kasi yung kanto. Ay, ihe. Oh, May sapak. Tingnan niya kung may mga naiiri sa punya. Oo. Ayun, yun ang kanyang trabaho. Ganun pala yun, yung holy water. Pero yung holy water, ate, sa misa yun, pang bendisyon yun. Pang bendisyon yun. Ikaw ba'y nagsisimba ka ba, ate? Ay, hindi na. Wala nung mapakaraming tao na sa Roma. Hindi na. Diyan ka ba sa Roma nagsisimba? Oo. Minsan magsisimba ka pa pag limbawa linggo, magsisimba ka pa minsan magdasal ka. Hindi na ako pumapasok kasi kilala nila ako eh. Bakit naman? Kasi paglabasin ng mga duwa, hindi. Doon ka sa labas. Ayoko pumasok man, may mga duwa hindi nagtatakbuhan. Nasa sa kalsada, siyempre tinitingnan nila sa TV, di ba? Oo. Kaya hindi ako pumapasok. Mamaya, yung mga anak ng mga duwende magsinabasan. Oo. Kasi ate, ikaw, pag nagdadasal ka, pakikinggan ka ng Panginoon. Oo. Naniniwala ka ba sa Panginoon? Oo. May Panginoon ako dyan sa Roma. Oo. Kaya lang, ayoko na makikita niya ako. Mainam nga makita ka niya. Para gabayan ka niya. Siya hindi mo siya makikita. Holy Spirit siya. Lumalabas sa kalsada, baka mamaya kung mapalo sila sa kalsada. Oo. Kaya hindi ako bihira ako magpapasok. Mm-mm. Kahit doon sa labas, magtulos ka ng kandila doon, tapos magdasal. Di ba, magdasal ka, kukuha ka ng kandila doon, magulog ka 2 piso. Mag-wish ka doon. Minsan na, nagsimba nga ako. Alam mo kung ano nakita ko? Oo. Oh. Baboy, tumatakbo sa loob ng simbahan. Ba't naman magkakaroon ng baboy sa loob ng simbahan? Ay, nakukuha sa loob ng simbahan. Di ba? Oo. Ah, napanood mo sa TV? Sa TV na yun, napapanood nila, hindi nila alam. Meron nilang papawala yata na marami ng baboy. Tumatakbo sa TV ng Roma. Ikaw paminsan-minsan, pupunta ka dun sa Roma para ikaw ay makapagdasal-dasal. Ipagdasal mo yung anak mo, yung apo mo. Ang cute kaya ng apo mo. Mas kompleto nga sila sa Roma. Oo, napakaganda ng apo mo. Kamukha mo kaya ate, matangos ilong. Sabi ko dun sa anak ko. Ito, kaya kita pinababayaan sa pamumuhay mo, may palatandaan ka mula pa ng sanggol. Ano palatandaan niya? Sa katawan niya yun. May balat? Oo, may nakakapansin sa kanya yun ang palatandaan niya. Kaya nung nakapag-asawa siya, pinagmamasdan ko rin yung asawa kung taga saan. Napapalagay din ang loob ko kasi tinuturuan niya siya mabasa sa radyo, mabasa sa cellphone. Manood ng TV, tinuturuan siya. Mabait naman yung biyanan ni Tati Ate eh. Ay, yun, hindi ko malaman kung saan. Mabait kasi, taga Bustos yun. Pinuntahan ko sila, binigyan ko sila ng pagkain, ng grocery. Taga Bustos? Oo, taga Bustos sa bagong pabahay doon. Dito sa may Katakte. Sa Katakte, oo, tama. Pinasalan ko nga 1 beses eh. Ah? Ang inabutan ko doon yung presidente ng Katakte. Ay, lalo nga palagay ang isip ko nga sa bata na yun. Yung biyana ni Tati, mabait, tsaka tahimik lang. So, palagay ang isip ko kasi nakilala siya ng presidente ng Katakte. Oo. Pagkatapos nakilala ko ng presidente ng Katakte ng school. Ah. Kaya sabi ko, yung mga kapitbahay ko rito, nasa palengke nagtitinda, nasa Katakte. Doon na sila napunta. Oo, nagtitinda, naghahanap buhay sa Katakte. At saka ate, yung mga naninirahan doon sa baba ng ilog, nalipat na sila doon sa Katakte kasi libreng pabahay ng gobyerno yun. Hindi na yung school. Kasi di ba binabaha doon, umaapaw yung tubig sa ilog. Kaya hindi ako nagpupunta kasi yung mga taga-palengke rito, doon nagtitinda. Oo nga. At yung mga kapitbahay ko dyan sa ilog, doon tumatak.
Oo, eh maraming tao kasi doon. Marami kasing tao ate doon. Sabi ko, at saka yun yung mga kinukwento niya. Katulad mo, nagkukwentuhan tayo. Mm-mm. Madaldal yung bata na yun. Oh. Sa mabiliya, baka hindi siya nahintindihan. Sabi ko, tama na. Eh tulad yan, buntis si Tati. Mga malapit na siyang mga anak. Oh. Eh umuupa yata sa sabang si Tati. Sabi ko, kung kailangan mo ng ano, ng bahay, Tati, meron ako dun extra na bahay. Gusto mo, usama mo mama mo para maalagaan kayo ng baby mo. Oo, kasi mga anak na si Tati, eh sino mag-aalaga doon pag nandito ka? Eh hindi, nasa sabang si Tati ngayon, umuupa. Ah, pauwiin. Sabihan na lang yung nanganak. Tulad ko nung doon ako nanganak sa Quezon. Oo. Hindi ko kasama yung nanay mo. Nandito yung nanay ko. Nung butis ako, nasabi ko lang ako, nanganak. Ah. Ganun ako. Kaya yun yung pangalan niya, yun yung nakasama niya doon. Ah. Nagpapalagay naman din ang isip ko kasi na bata nilang napangasawa. Oo. Basta may tumitingin naman sa anak mo, no? Kung si Rivera nga ang asawa ko nga, kung si Rivera mayaman sa bigat, ayoko ba na ako'y magsasalita ng pangit sa kanya? Oo. May isip naman siya. Kadami nilang dahil, puro bigas. Oo, wala. Nawala na ako ng flashlight ate, nalobat na ako eh. Sabi ko, puro bigas ang lahi mo. Ako ba ba eh? Gagawin mong lapas tangan sa harap ng mga lahi mo para lang kiluhan mo ko ng bigas yung anak mo mabusog na naghahanap buhay naman ang napangasawa. Ate, paano ka makakakain? Madilim na, nawala na ako ng ano, ilaw. Nalobat na ako. Ah, sa liwanag kakakain. Ah, sige. Uwi na ako. Inumin mo yung gamot mo na para ikaw eh gumanda. Kuminis. Meron lang mineral. Oo. Oo, sige te. Kukuha lang ako ng pambili mo ng ano doon, ng Pepsi. Nandun kasi yung Mr. Kuwena. Teka lang ha. Ate oh. Pambili mo pandesal bukas na. Pagpaga. Oo, tsaka pambili mo ng milk. Sige, bye-bye ate.